Ang seremonya ng tsaa ay kilala bilang chanoyu o sado sa Pones. Ito ay isang ceremonial na paraan ng paghanda at pag-inom ng matcha. Ang matcha na orihinal na galing sa Tsina ay dinala ng mga monghe at ininom upang makatulong sa kanilang pananatili na gising sa panahon ng meditasyon noong 12th century. Ang matcha ay isang mataas na kalidad na lunti ang tsaa na giniling sa pulbos na handa sa pamamagitan ng pagbuhos ng mainit na tubig at pag-whisk. Noong 16th century, isang guru ng tsaa na si Sen Rikyo ang nagtatag ng kasalukuyang seremonya ng tsaa sa Hapon. At may apat na prinsipyo na iniwan niya na kumakatawan sa espiritu at pilosopiya ng seremonya ng tsaa. Ang apat na prinsipyo ay wa, ke, se, chaku. Ang wa ay nangangahulugang harmonya. Ito ay ang positibong interaksyon sa pagitan ng mga kalahok tulad ng host at mga bisita sa seremonya ng tsaa at nagtatagal din sa kalikasan, mga kasangkapan ng tsaa at pati na rin sa buhay mismo. Ang K ay nangangahulugang respeto. Respeto sa pagitan ng host at mga bisita. Ito ay ang kakayahan na maunawaan at tanggapin ang iba at gamitin ang parehong respeto sa lahat ng bagay at lahat ng tao. Ang se ay nangangahulugang kalinisan. Hindi lamang ang panlabas ng kalinisan, kundi ang kalinisan ng isip at katawan, espiritual at pisikal. Ang jaku ay nangangahulugang kapanatagan sa pamamagitan ng pagdaan sa tatlong iba pang elemento. Makakamit mo ang isang kapanatagan na pananatilihin mong kalmado sa buong panahon. Magaganap ang isang seremonya ng tsaa sa isang espesyal na silid pang tsaa na tinatawag na chashitsu. Ito ay isang natatanging espasyo kung saan nagtitipo ng host at mga bisita upang magbahagi ng oras ng walang mga labis na alalahanin. Walang mga mesa o upuan, isang simpleng construction na may mga materyales na purong at natural at nagpapahintulot sa atin na mag-concentrate ng ating limang pandama sa pag-enjoy ng tsaa. Mayroong dekoratibong scroll na nakalantad sa alcove. Pinipili ng host ang scroll upang ipakita ang tema kaugnay ng seremonya ng tsaa. Isa sa mga mahalagang katangian ng silid pang tsaa ay ang makitid na pasukan na tinatawag na Nijiri Gucci. May sukat itong 60 hanggang 70 na sentimetrong kwadrado at kailangang magpakakubli ang mga bisita upang makapasok. Maliit ito ng sadya dahil sa dalawang dahilan. Una, dahil lahat ng bisita ay kailangang magpakubli upang makalusot. Nangangahulugang lahat ay dapat magpa-impluensya at kalimutan ang kanilang mundanong estado. Pangalawa, kahit na ang bisita ay isang mataas na ranggong samurai, dapat na mag-iwan ng espada sa labas upang makapasok. Kaya't nagpapanatili ito ng silid pang tsaa bilang isang mapayapang at komportableng lugar. Upang masiyahan sa tsaa sa panahon ng seremonya ng tsaa, naririto ang mga hakbang. Una, kapag nakatanggap ka ng tasa ng tsaa, ilagay ito sa harapan mo. Yumuku sa host at sabihing, "Otemae chodai itashimasu." Ito ay nangangahulugang salamat sa tsaa.
Pangalawa, ilagay ang tasa ng tsaa sa palad ng iyong kaliwang kamay. Yumuko ng kaunti habang isinasaayos ang tasa upang ipakita ang iyong paggalang at pagpapasalamat. Pangatlo, iikot ang tasa ng tsaa ng 2 beses sa oras na papunta sa kanan at saka masisiyahan sa tsaa. Kapag natapos na ang huling patak ng tsaa, karaniwang nang yuyuko ng kaunti upang ipakita na natapos na ang huling tulog. Pangapat, kapag natapos ka ng uminom, iikot ang tasa ng tsaa ng 2 beses sa oras na pabalik sa kaliwang bahagi bago ito ibalik sa orihinal na lokasyon.